pinakamataas na pupupuri at paglalahati at pagdakila at pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dubling paggalang po sa ating minamahal, ginagalang mala Pastor Wilde Estrada Almeida. At bilang pag-alala sa turo't aral ng ating minamahal, ginagalang mala Pastor, Assistant mala Pastor, at bilang pagpapasalamat din po sa ating sa beloved children Almeida. Purihin ka mala Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan ko po ang mala Panginoon. Isa rin po ako sa kinahabagan ng mala Panginoon. 1994 po nung masave po ako dito sa Banal na Gawain. Alam niyo po mga minamahal, isa po ako sa naghahanap ng isang tunay na mapaglilingkuranin. Hanap ko rin po ang mala Panginoon na mga panahon na yan na humahanap rin po ako sa mga iba't ibang fellowship. Every 2 months or 6 months, umaalis na po ako sa kanila dahil hindi ko po matagpuan sa kanila ang tunay na paglilingkod. Mayroon po akong hinahanap. Alam niyo mga minamahal, isa po ako sa kinahabagan ng mala Panginoon na sa pangunang panalangin ng ating minamahal ginagalang mala Pastor na pabilang din po ako sa banal na gawain na ito na isa po akong mga minamahal. Isang katrabaho ko po ng panahon na yan ang nakapag-share po sa akin. Nang panahon po na yan ay hindi pa po kami saved dito sa banal na gawain. Nagkahiwalay po kami ng makalipas po ng 2 taon, nagkita po ulit kami. Nung panahon po na yung magkahiwalay kami, meron po kami, hindi pa po kami saved dito sa banal na gawain na ito. Nagkaroon po kami ng, sa madaling salita, medyo tampuhan dahil magkasama po kami sa trabaho. Makalipas po ng 2 taon, nang mabalitaan niya po na magkikita na po ulit kami, siya po ay saved na po dito sa banal na gawain. Nag-alay po siya ng pagpapasting sa mala Panginoon, purihin ang mala Panginoon at isa po ako sa kinahabagan ng mala Panginoon, sinera niya po ako. Nagulat po ako sa kanyang anyo dahil siya po ay, dati po siya ay nakapantalon dahil po mayroon po siyang may malaking piklat sa kanyang binti. Pero alam niyo mga minamahal, nung nagkita po kami at sinera niya po ako, pati po ako, hallelujah, purihin ang mala Panginoon. Mahaba po ang kanyang kasuotan na nasa kabanalan, mahaba ang kanyang kasuotan. Purihin ang mala Panginoon, nagtanong po ako kaagad sa kanya, bakit ganyan po ang kanyang kasuotan? Ang sabi niya po, save na po siya daw dito sa Jesus Miracle Crusade. Sabi ko, paano makadalo dyan? Sabi niya, sa ganitong panahon, araw ng Linggo, dadalo po tayo sa banal na gawain sa dako pa po ng Marikina. Pinagpala po ng mala Panginoon, magmula po sa mga oras na yun. Alam niyo mga minamahal, nagpapautismo po ako sa banal na pangalan ng mala Panginoon Jesus, na isa po ako sa kinahabagan ng mala Panginoon. Ang panahon na yan po ang aking mamala magulang. Number one pong palaaway, magulo po ang aming tahanan dahil po ang aking malama ay isa pong palainom ng alak sa aming lugar. Aalis po yan sa bahay, kumpleto ang kasuotan niya. Pagbalik po yan sa amin, underwear na lang po ang suot. Hindi po ko po binababa ang aking mahal na ama na yan. Bagkus pinapasalamatan at niluluwalhati ko ang mala Panginoon dito sa banal na gawain na ito na dahil sa kahabagan ng mala Panginoon sa aming buhay, isa po kami sa pinagpala na makakilala dito ng aming buong pamilya po ay pinagpala na po ng mala Panginoon na lahat po kami ay dumadalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang aking mahal na anak po na yan, mga 1999 po yan nung kagat po yan ng aso. Ang aso po na yan ay, ang may-ari po ay kapatid ko. Malaki po ang aso, nakatali. Naglalaro po yung aking mahal na anak, pati po yung aking pamangkin. Inabot po siya ng kagat ng aso. Naputol po ang tali ng aso. Alam niyo mga minamahal, ang laki ng kagat sa braso ng aking mahal na anak. Alam niyo mga minamahal, bilang nanay, Sabado po yan ang umaga, galing po kami sa Bandal na gawain ng overnight po na yan sa dako ng Astrodome. Grabe po talaga yung makita kong aking malanak na puro dugo. Alam niyo mga minamahal, sabi ng may-ari ng aso, dalhin daw po namin sa hospital at sagot daw po niya lahat ng gastusin. Alam niyo mga minamahal, sa turo't aral ng ating minamahal, ginagalang mala Pastor, hallelujah,
hindi na po kami nagpapadoktor o dumadako sa ano, sa ospital o umiinom ng kahit anong klaseng gamot. Yan ang isinagot ko sa aking kapatid, may-ari ng aso. Alam niyo mga minamahal, unang araw, pangalawang araw, grabe po, yung braso ng aking malanak na yan, nagnanaknak na po yan, ninanaan po yan. Alam niyo mga minamahal, alam niyo, pagdating po ng pitong araw, yung aso hindi na po kumakain. Sabi sa akin ng aking kapatid, painjectionan daw po yung aking mahal na anak. Sabi ko, hindi. Sabi ko, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay. Makalipas po ng another isang linggo pa po, nagkaroon po yan ng yung aso po namatay. Pangatlong beses niya po ako sinabihan. Sabi niya sa akin, yung aso namatay, ati, pa-injection na natin yung anak mo sa ospital. Hindi, wala kang sasagutin ang mga gastos, gamot. Ako ang magpapadoktor sa bata. Mas lalo po akong umiyak sa mala, Panginoon. Alam niyo mga minamahal, bilang magulang, pero nandyan po talaga, sabi ko sa akin, ating pinakamamalapay ng Isus, malapay noon maging malaka sa buhay ng aking malanak. Sa pangunang panalangin ng ating minamahal, ginagalang mala, Pastor. Alam niyo mga minamahal, sa kahapagan ng mala, Panginoon, pinagpala po yan ng kagalingan. Hindi ko po dinala yan sa doktor. Ang aking malanak na yan, nandyan po, pinagpala ng kagalingan ng aso na matay. Pero ang aking malanak, sa pangunang panalangin ng mala, Pastor, hallelujah, nandyan po, pinagpala ng kagalingan. Ang mga minamahal, nung malit din po yung aking malanak na yan, dahil nga po hindi na po kami lumalapit, magpapadoktor o uminom ng mga gamot. Nagkaroon po yan ang masasabi ko pong psoriasis. Kasi po, yung sugat po sa kanyang mukha, hindi po talaga simpleng sugat dahil nagnanaknak po yan, tapos nagbabala talagang sariwang-sariwa. Sa loob ng isang linggo, wala na pong paglagyan ang sugat na yan. Nanalangin po ako sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Sabi ko, malapay noon, sana ko nagkulang, nagkasala. Ipaisip niyo sa akin, sa akin mo po, malapanginoon. Pinaisip po sa akin ng malapanginoon. Yung krusada po, nanda ko ng Linggayin. Purihin ang malapay noon at napadako po kami doon. Alam niyo mga minamahal, instant po ang pagpapagaling sa aking malanak na yan. Sa pangunang panalangin ng ating minamahal, ginagalang mala, Pastor. Pasalamatan ko rin sa malapanginoon. Nagluluto po ako isang araw, mga minamahal. Gamit ko po ang pressure cooker. Hindi ko po akalain na... Alam ko po malapit na po siyang sumisingaw, pero nagtataka po ako mga kalahating oras na hindi pa siya sumisingaw. Inayaan ko lang po dahil naghihiwa po ako ng mga rekado na panlalagay ko po doon pag malambot na. Alam niyo mga minamahal, nagulat na lang po ako ang lakas ng pagputok ng pressure cooker na yan. Alang naisigaw ko lang po ang hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung singaw niya hanggang doon po sa kisame ng aming bahay. At yung mga kapitbahay ko po, mga minamahal, pumunta sa akin, tinatanong po kung ano nangyari na pagsabog doon sa aking lugar. Sabi ko, yung aking pressure cooker sumabog. Buti hindi ka na napaso na ano. Alam niyo mga minamahal, lumipad po yung maliit na takip niyan. Nandyan po talaga ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na hindi man lang po ako napaso o maliit na mainit na tubig na nasaktan po ako. Nandyan po ang pag-iingat ng mala, Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po, mga minamahal, nung mga October po yata na yon, nagkaroon po ng nakawan sa aming bahay, nanakaw po yung aking cellphone. Alam niyo mga minamahal, alam ko po na yung tao na yan po ang nagnakaw, pero ginigiit niya na hindi daw po siya. Sabi ko, dalawang tao na lang tayo dito, walang ibang kukuha sa cellphone ko, pero grabe po yung galit niya sa akin. Alam niyo mga minamahal, grabe po ang panalangin ko. Mala, Panginoon, alam kong siya ang kumuha ng cellphone ko. Alam niyo mga minamahal, talagang kahabagan po ng mala, Panginoon, ibininta niya po yung cellphone malayo na po sa amin sa isang barbershop. Nagkataon po yung aking mga kapitbahay nandun po nagpapagupit. Sabi po ng aking mga kapitbahay, ate, nandun doon yung cellphone mo, binibenta na ng nagkuha sa iyo.
nung nagnakaw. Alam niyo mga minamahal, sa kahabagan ng mala Panginoon, alam niyo po, nakabalik po sa akin ang cellphone na yan. Pinagpala po ng mala Panginoon. Makalipas po na mga isang buwan, nagkaroon po ulit ng nakawan. Dalawang cellphone, saka yung pamalingki daw po nila yun. Alam niyo mga minamahal, hindi na po na-recover. At nung nakaraang dalawang linggo lang po nakalipas, ganun din po sa aking mga kapitbahay na walang din po sila isang bag, lisensya, mga cellphone po at pera. Pero nandyan po, hindi na rin po sa kanila nakabalik. Pero iba po talaga tayo, ang pinakamamalapay ng Jesus ang nag-iingat po sa atin na yung nawala kong cellphone po ay yan po ay nakabalik. Pinapasalamatan ko po sa malapay noon. Hanggang dito lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat tanging sa ating pinakamamahalapay ng Jesus po lamang.